kaya bakit mo pipiliin yung mga sideways at downtrend kung meron ka naman pwedeng piliin ng mga uptrend na stocks? Kuya, kuya, pwede magtanong, meron ba rito nung ano? Nung ano, pinost ko tong video na to kahapon. Alay ko to dun sa mga tropa kong naging forced investors. And ayun na nga, eto, si Yuri, tinag niya tong si Jared Odulio dito sa comment section. Tapos nag-reply tong si Jared Odulio, ayan, eto. Yo, sabi mo sa akin, money grower can't make money CHP. Sad. Barok, saitik, puro tanga. Tapos, eto, tinanong siya, nasa buying pattern pa ba, idol? Tinanong ni Yuri. Sagot niya naman, yes daw. And you missed the opportunity to sell. What? Are you done? Okay, okay. I'm about to shit on this bitch. Right? Ayun ba yung nire-reco mo, sir? Ikaw naman tatanungin ko, sir, kumikita ka ba? Bakit ka pa nagtitinda ng mga reco-reco mo na yan? Para saan kung kumikita ka talaga? Punta tayo sa chart ng CHP ngayon, ha? As you can see, ito yung range ni CHP since last year to hanggang no February. Inside lang siya ng range. Oh, sideways. Saan ka naman gagawa ng pera ito? IPO to 13. Ang dami-daming ano, dami-daming opportunity na nalagpasan mo kung lalaruin mo pa tong range na to. Ito, pwede bounce. Ba't ako maglalaro ng bounce diyan during this time, April. Nandiyan na yung ANI at saka yung MRC, IMI. Bakit ka maglalaro ng bounce? Yan o, ew. Bakit ka magte-trade ng ano, ng downtrend? Ito yung sinasabi ko kasi sa ano, mga tao. Mahilig kasi tayo sa mga ano, makamura. Uy, sale. Kasi from 10 pesos, discounted ka na, di ba? Ano nangyari? Yung discounted price mo, lalo pang bumaba, oh. Lalo pa siyang bumaba. What the hell? Kaya bakit mo pipiliin yung mga sideways at downtrend kung meron ka naman pwedeng piliin ng mga uptrend na stocks? So, ayan yung pag-uusapan natin ngayon. Yung makamura mindset natin versus dun sa uptrend. So, compare natin yung mga downtrending stocks. Try natin tong FNI. As you can see, ito, yung series of downtrend na to. Lagyan natin ng horizontal line. Diba, ito, ano yan, no? Support yan. Nag-act siya as support dito. Short bounce, and then namatay ulit. Bakit? Kasi, diba ito yung high? And then, ito low. Nag-bounce. Lower, high. Lower, low. Lower, high. Nagagawa na siya ng series ng lower, high, tsaka lower, lows. Ito yung support. Nag-act as support dito, nag-bounce, pero hindi niya na-beat tong previous high natin. So, ano nangyari? Nabasag na naman niya yung support. Kaya hindi tayo nagte-trade ng downtrend na madalas kasi yung previous niya na support nagiging resistance. Ibig sabihin, nalilimit ka na ngayon. Nalilimit na yung trade mo. Kunyari, gusto mong abangan to. Oy, teka, ano to? Bibili ako rito sa 370 para umabot dito sa 11 pesos. Ang mangyayari sa'yo, lahat ng naging support na yan, ang previous support, magiging resistance ngayon. O, ito, magiging resistance mo. Ito, pwede. Ito, ito, hanggang doon bago ko umabot. Ilang taon kang maghihintay bago mag-materialize yung ano, trade idea mo na aabot siya dito. Ayan yung ayaw natin sa downtrend. And ito pa yung isa. Try natin tong ano, MRP or yung dating MCB. Diba? From ano to eh. From ito. From, wow, 15 pesos. Uy, ay support. Buy na ako dito. Kaya from 13, tingnan yung nangyari. Down, 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 down. Wow. Super sale na siya. 3 pesos na lang. Sige, buy na ako dyan. Okay, boom! Ano nangyari? Naging 190 pa, umabot pa ng 2 pesos. Oh, nag 130. Oh my, oh my. Oh, 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 ouch. 115. Pansin nyo, pag downtrend talaga, hindi mo alam nasa na yung bottom mo. Yung support, pag nabasag yan, basag yung support, baba, basag yung support, baba, basag yung support, baba. Kasi gagawa siya ng high, lower high, lower high, lower high, lower high. Puro ganun.
And gusto mo, ay teka, ano, baka ito na mag-bounce na dito. Ito, naano ako dito eh. Na-shake ako dito. Eh. So, nag-buy ako dyan. Kasi ina-expect ko na aangat na siya hanggang 235. And then, alam ko na shake out ako dahil dito. Yan. Sell ako dyan. Talo ako dito sa trade na to. Pero hinintay ko ulit siya na magkaroon ng confirmation. Bang! Dito na ako nakapasok. Yan. Then, nasakyan ko siya hanggang dito. Ayan, hanggang dyan. Kasi nga ito yung tipi ko. So, pag nag-bottom ka, ako, swerte ako, isang beses lang ako na-whip. Eh, paano yung mga naghihintay mula dito? Ah, ito, confirmation, bounce. Oh, basag. Oh, ito. Oh, ito, bounce na naman. Basag. Diba? Kasi nga, yung mga downtrending stock, kaya hindi tayo namimili dyan kasi yung downtrend, yung mura, mas lalo nagiging mura. Kaya pag yung pairalin, oy, sale ngayon, ano, bili tayo nito, downtrend. Ewan ko dito sa ano, ewan ko dito sa technique ni ano ni Sir Genius siya eh. So, nasa buying pattern, yes daw, CHP nasa buying pattern. Pakita mo, bumili ka. Ayan na lang, pakita mo na lang. Eh, isipin nyo kanina yung MCP, kala natin bounce na. What if itong CHP bumaba pa? And ngayon mahirap sa downtrending stock. And compare naman natin siya kasi pag mahal yung stock, ay, mahal na yan. Hintayin ko na lang ulit bumaba. So, tingnan natin to MAC. Magandang example to. All-time high natin, no? 6, sabi natin nasa 6 pesos. So, tingnan natin, 6 pesos yan. Dito pala, ay teka, mahal na yan, 5.70. Hintayin kong bumaba para maganda yung average ko. Ayan. Pero kasi tingin natin mahal na to at this point eh. Paano kung yung mahal na yan, yung presyo na mahal, lalo pang nagmahal, yung mga nakabili rito, ayan, kumita na yan. Ayan yung gusto natin sa uptrend. O, IMI. Check natin, IMI. O, from this point, dito ako nagbenta eh, TP. 9 pesos. From 9 pesos, mahal na yan, sir. O, ano sir, musta? Musta? Nag-16 from 9 pesos, di ba? O, mahal siya dito, tingin mo. Pero pag nandito ka na tinignan mo, ay mura pa pala yun ng 10 pesos kasi napunta na nga siya ng 16 pesos. And sinasabi natin sa ano sa uptrend. Bakit magandang uptrend? Ito, kunyari ito na yung resistance. Pa. Yung resistance mo sa uptrend, nagiging support. Resistance mo, nagiging support. Okay. Resistance mo, nagiging support. Samantalang sa downtrend, support mo, magiging resistance. Okay? So, ingat-ingat tayo sa downtrend tsaka dun sa mga genius na nagkalat ngayon. Naku! So, yun. Sana nakakuha kayo ng something dito sa episode natin ngayon. And good luck ngayong August sa ating lahat, guys. Happy investing!